Bakit si Osa kaboses na ni Mahal? Hindi, ganito, hindi. Ganito. Ano ba yan? Sana nga hinanap na lang yun unang nagdadab ng Seiko Films, di ba? Di ba ang Seiko may tagadab yan sa mga launching? Okay, alam ko, biti na sila, Butch, sa Ricky. Up, darling. Cool lang, wala, magpainta ulo. Okay, hello, mabuhay muna sa lahat ng Pinoy TV viewers. O, maghintay kayo, all over the world. Tanong, una. Ako na mauna. Mauna ka na. Close ako dito eh. Bakit pa sa tingin mo, Lolit, seryoso to, si Senbong ang pinagdidisiktahan ni Osang? Sa nangyari? Eh, ginagawa niyang ano eh. Yung kaba ng yaman kay Bong. Ang dami-dami niyang utang kay Bong. Napaka-ingrato niyang tao. Di ba? Pinahiram siya ng sasakyan ni Bong. Hindi niya binalik. Ewan ko eh, wasa yung sasakyan. Anong model yun? Hindi, parang van, parang gamitin nga ng apo nila. Sigurado ka bang hindi na ibalik? I'm sure. Okay. Oo. Hindi, ingrato siyang tao. Bagay sa kanya maging laos at talunan. Ay, pero hindi ba aware sa tingin mo na kasi as the former manager sa kasong breach of contract ni anang sinapa ng GMA laban sa kanya? Kasi di ba ikaw ang manager, paano nga ba kasi kayo nagtapos? I mean, I was here pero hindi ko alam ang internal problems yung dalawa nun. Actually, nag-start lang naman yung problem namin nung ikinento ko kay Dr. Vicky Bello na ano, medyo maging soft ka kay Osang dahil meron yung pinagdadaanan ngayon, buntis ang anak niya. Eh di ba si Vicky naman, parang wala namang mali siya. Nabanggit niya yon sa mga reporter na ano niya, nakaabot yun sa kanya noon. Na inaano niya talaga, inilalaban niya na hindi totoo, hindi ano. Alam mo, napakaswerte ni Osang na ang unang-unang anak ni Grace, si Jolo ang tatay. At least ngayon may USB sa'yo. Anak niya, nag-aaral sa Lasal. Eh kung bakit hindi niya magulo yung ibang tatay ng anak ni Grace? Apat ang anak ni Grace, tatlo ang tatay. Isa si Jolo, yung isa Arabo, yung isa ano. Bakit si Jolo lang inaano niya? Dahil alam niya may pera yung pamilya Revilla na wala siyang ginawa kundi utangan si Jolo. Bayaran niya utang niya kay Jolo, no? So, Lolit, anong dapat gawin ni Osang ngayong may RTC decision na? Anong dapat gawin niya? May RTC decision na yan. Bumalik siya sa Pegasus, magsayaw siya uli, kung tatanggapin pa siya, para makaipon siya ng pambayad sa GMA. Oh, ito na lang. Oo, sige. Nakausap na ba si Bong tungkol dito? Oo, anong reaction niya? Hindi, si Bong nga sinabi, Nay, huwag mo nang pansinin yan. Don't dignify the issue. Hayaan mo na yan. Kasi siyempre, alam ni Bong, lola pa rin ni Gab si Osang. Pero masasabi mo ba yan sa isang taong katulad ni Osang na hanap ng balita para mapag-usapan siya? Siguro, makatulong sana sa karir niya kung may karir pa sa itong nangyayari ngayon. Oh, si Gab ba old enough to understand kung ano nangyayari? Matalino yung bata. Siguro, hindi naman sa kanya nagmana. Dahil ano na mamanahin mo sa lolang galing sa Pegasus? Matalino yun. Ako, ninong ako nun. Ninong kaya. Bagay nga kayo ni Osa. Magsama kayo. Pero nandito na rin lang naman. I mean, may I take this opportunity? Because kasi yung nangyayaring ganyan, sinasabi, ikaw ang kaibigan ni Osa. I mean, of course, kaibigan ko si Osa. I mean, because when I came here in 1999, 14 years ago, si Osang ang reyna ng buong industriya. I mean, let's admit it. I mean, sikat na sikat siya talaga TV dun. TV and movie? TV and movie, that time, oo. I mean, she could have said no to my entry, but instead, she welcomed me. Ay, hindi mo sabihin ang utak ng nalobong kay Rosana, hindi sa GMA? Hindi, nandun din. Pero, but she had the same. Pareho pa na kayo talaga ni Rosana. No, but Lolit, you have to admit. Joey, dito. Okay, ganito. If there's something talaga na itinuro mo sa akin, which I really appreciate, is to be a team player, which is required of a show like this because hindi naman aandar ang show na to na because of one person lang. So tinuruan mo ko paano maging team player and you also taught me how to take care of Osang because that time okay pa kayo. So ngayon, I thank you for that because nagagamit ko rin naman yan ngayon. So kaya lang, hindi ko naman pwedeng sabihin. I don't say naman, Boots, na dahil sa meron kaming ano ni Rosana, maging ganun kami kay Rosana. Oo. Siyempre, iba naman yung pinakita niya sa'yo, iba yung pinakita niya sa akin. Basta sa akin, isa siyang walang utang na loob na babae na bagay sa kanya ngayon maging laos at talunan. Oh, ganito lang. Respetuhan na lang tayo. Klaro dyan. Klaro. Basta ako, kaibigan ko pa rin siya. I mean... Lolit, meron ka bang betchin? Alam mo ba yung betchin? Meron ka bang MSG? Ano betchin? Ano yun? Message. Message. Para kay Osang. Alam mo, tumahimik ka na lang.
Kasi habang nagsasalita ka, lalo mong binabao ng sarili mo dun sa putikan pinanggalingan mo. Wala nang nakakaalala ng Pegasus eh. Ngayon, alala ko na naman. Pero kung hindi ka nagsalita, sana nakalimutan ko na yun. Tumahimik ka na. Anong year ka nandun? Nandun ka naman para jersey. Sa Star Talk, anong year ka na sa Star Talk? Siyempre, from the start. Okay, original 1995. Si Yung Asang Bauri? 1996. Hindi, ang orig talaga. Si Chris Aquino, tsaka si Don Silveta. Bago pa lang siya. Tsaka si Camino Boy, pero...